Sebenarnya. Sige, let's start. Sa kini, ay, wala pa din. Pagkamantan ako. Sige na, settle down. Kung na mo gano'ng pati ha, bes. Hindi na nga, hindi ko matandong. Sige, mahala pa. So, kinisiyan is all about treasury shares. Kung sa maling treasury shares. Kini, ayaw sa ating huna-huna ha, ato ganing ansiran later. So, what's the concept of treasury shares? Inani siya, kung ikaw ni, ha? Chiray siya ba? Ikaw niya? Uy, ano yung ano? Uy, ikaw na. Ikaw na, lalabas. Ba? Ayan na. Oh. Sakto na na. Uy, sagol na. Malin yung anak ni Dan Riel. Kay, siyempre, si Dan Riel. Ang hilma. Kung... kung Kawaw Corporation, kamun eh. Maghatag mo mong shares sa lain. Butang na ito, mga shareholders ni sila. Kani, tawagan na itong shareholder. Na. So, dalita na, point of view, corporation ta. So, para makakwanta mga guning corporation para makastart siya ang business or maka-expand siya, mag-issue siya ang shares or mamaligya siya ang shares. For example, kini na shareholder, nipalit ni o kuan 10 shares from the corporation. Kita ni. So, ito siyang gitagaan ng shares. Tapos, ang details ini na shares na itong gibaligya sa iya, ang par is 10 pesos each. Pero, ipalit ni shareholder na o tag-15 ang isa each. So, naghatag ng shares, si shareholder, naghatag o kwarta, which is 10 shares times 15 pesos. So, unsay normal na entry na ito na as corporation. So, first, we're gonna receive the 15 each times 10 shares, 150 pesos. From the shareholder. Tapos, ang credit is ordinary share capital. Ang problema sa ordinary share capital, na-limit na siya sa par. Which is, ang par value is 10. So, 10 times 10. 10 shares times 10 pesos each. We have 100. And then, ang sobra, ako nang isulti sa inyo sa una pa, ordinary share capital, share premium. Muna. Mauni yung ginatawag na original issuance. So, the first issuance nimo as corporation to a shareholder. So, wala pa dili ang treasury share na issue. Ano sa man mahitabo ang treasury share? Di ba pag ma-shareholder ka, if ever ikaw na, you will have the right to vote. Di ba? Sa mga decisions about the corporation. Depending on how many shares you own. Di ba? So, kita ay kinisi shareholder. Butang na lang nato na si IPF. Ikaw ni, ayun na diyan. Inyo lang anak ni Dan Riel. Ang anak ni Dan Riel. Anghel na siya, wala lang, dili din siya pangadto. Hairstyle ba na? Zay, yung pati na. Pag pati na. O, kung si Hyber, shareholder na, na siya ay 10 votes. At least. Kita ay kung ato siyang isimple, kaya naman siya 10 shares, na siya 10 votes. So, mahitabo ang treasury shares kung kita ay napungot na kang Hyber, kaya nga naman, na hindi ganahan si Hyber na decision sa corporation. So, nagdala-dala siya siyang share certificate dito sa corporation. Yun siya na, di ko ganahan na ninyo yung decision na shareholder ko. 10 shares ang giun. So, mahingon na lang ang corporation na, bawingon na lang ito ng shares rin. So, ang imong gihatag na shares, bawingon ni mo.
Sumod ang ginatawag na treasury shares. Imuhang shares na imong gibawi. Okay? So, treasury shares na siya. So, siyempre, maingon yun na sa Iber. Sige, bawi ah. Tag 100 ang isa. O, social. 100. 15 ra. Ang pagbaligyan ni mo itong last, 15 ra yung nadawat per share. Iyahatig 100 na. Huwag kayo mahimo. If ever. Nagats ba? So, mahitabuan na, you will have an entry. Tawagin na ito siya, purchase of treasury shares. So, if you purchase treasury shares, in any may tabo, your entry will be debit treasury shares at cost. So, meaning at cost, since gibaligya ni Hyper sa imo pagbalik, pwede nga mga, bawian ko na lang 10 shares. So, sige, bawian. Pero uli ko 100 pesos kada share. So, makita mo, 100 pesos per share times 10 shares. Money mong bayaran, 1,000. Credit, cash. 1,000. Treasury shares are accounted man at cost. Now, kining treasury shares is one of the account titles ng shareholders' equity. Which is, kung imulagunin huna-hunaon, withdrawal ni siya na account. So, meaning kung withdrawal, di ba, makagamay na siya sa capital account? Kaya withdrawal, magyut ni. Gibawi ni mo ang shares, gibalik ni mo ang kwarta. Mula, gibawi ni shareholder yung gi-invest. Tama ba? So, withdrawal, give ni siya. Tama? So, baon sa maning treasury shares, mapil na ta na diri ah. Di ba na yung ordinary share capital, share premium, retained earnings. Na yung treasury shares kamakitan, the balance of which should be deducted in order to get the total shareholders' equity. Kaya again, mura siya withdrawal. Nagets ba? Okay? Now, nabawi na nato ng 10 shares. Di pa ni mawi mong entry, ano ba? Maglain ka og retained earnings, guys. Paksiani mo ang retained earnings unappropriated. O sa ganing meaning ang retained earnings unappropriated. Retained earnings ra, kung retained earnings ra, muna mga collective na net income ni corporation gitibo-tibo, di ba? Tapos sa buingon tag appropriated, that means ginahi siya for some purposes like expansion, like contractual na appropriation or legal appropriation, di ba? Kining unappropriated meaning free ni, free na ihatag as dividends to the shareholders. So pag-andam ka, pila man sa 1,000. Tapos, ibutang ni mo na sa retained earnings appropriated dash. Pero dapat butangan ni mo dash, nga nung i-appropriate na siya, dash treasury shares. Kaya nung magkabusit-busit man puhon guys, kay pag magkabusit-busit ang entries guys sa treasury shares, kaya gini pagbawi pa man eh, pa man ipaingnan later ng treasury shares ni mo. Pag magkabusit-busit na, sa retained earnings, magod ang balancing figure. Okay? So dapat na kay giandam na retained earnings appropriated for treasury shares. Naimo na siyang ma-appreciate later. Okay? So, maunsa man ni siya guys, gining treasury shares. Ang nature ng treasury shares na imong binawi, nanay share certificate, isurrender na ni shareholder pag magbayad ka sa iya ha. So, kanang nga share certificate evidencing the 10 shares na imong gibawi guys. Di na mudawat og dividends. Kaya alam man, mudawat ang corporation sa iyang kaugalingong dividends, di ba? So, kung naay 1 million shares na tagaanan og 1 peso na dividend per share, 1 million na, ang mabayaran ra is 999,990 shares na ang bayaran og dividends. Kaya treasury shares, di na bayaran. Kaya again, kini ng mga shares dili outstanding. Outstanding mga meaning to sa kamot ng mga shareholders. Wala man inaman sa company, di ba? Tama? So, alangan magbayad si corporation sa iyang sarili. Masya'y nagunit sa share certificate. Tama ba?
Do you get it? So, padayon ta. So, mo to'y nature ni Tresor Shares. Ingon ka, sir, wag pa nila human. Oh, wala pa nila human. Guys, nga naman, kini mo kong Tresor Shares na yung mong gunitan-gunitan, 10 shares, na iduha ka paingnan na yung situation number 1. Napaingnan niya. Kung saan mo yung situation number 1, Issue ones. Kinabawi naman nato ang 10 shares, ato siyang ibaligya again sa lain tao mo nang reissue once. So naman tayo available na 10 shares, ato siyang ibaligya sa lain kita ay nakakita sa gabi. Kinsa man si Cesar na lang. Naman tayo bungod si Cesar. Si Cesar. Bubot ng tabuhok si Cesar. Ako muna yung kamadrawing, guys. Oo, pang ko ano? Kaya katulong ng TM. Bahala. Si Cesar. Si Cesar, ha? So, sa situation number one, na ay isa pa, kasab-situation. Nailad na ito si Cesar, gingan na si Cesar. Cesar, palitan na ganin niya mong traditional shares. Kita man na yun, si corporation, di ba? Palitan na ganin niya mong giveaway na 10 shares. Ngayon si Cesar, pilang masag sir? Tag-1. Tag-150 ang isa. O mas mahal. Kaysa sa itong pagbawi. Ibaligyan na ito na tag-15. Nabawi na ito, tag-100 na itong gibayad. Ibaligyan na ito again kang Cesar. Pero 150 na. Tama ba? Kung siya tawag na na pinabribe. Reissuance at more than cost. Social na. Reissuance at more than cost. So meaning the day at the is nabaligyan ni mo siya again ng mas mahal pa sa imong pagbawi sa mga shares. Nagets ba? So unsa may tabo? Makadawat ka cash gikan kon sa isa kay nailad ni mo siya 150. Di ba? Times 10 15. Tama? Unya ang treasury shares guys na account mawala na. Kaya ito naman siyang ihatag kang Cesar. So, paghatag na ito kang Cesar, pila ganyan treasury shares na itong na-record? 1,000. O sir, kaya ito naman i-close ang treasury shares na account at itong gi-credit kay debit man siya, di ba? Karoon kay dili man siya balance. Kung sa may nangitabok sir para mabalance siya, na isa na po na mutungan na account. Treasury share, share, premium na po na bagong account. Tama? So, treasury share premium, 500. Inalang mahitabo, pag nailad na ito si Cesar, nabaligyan na ito at more than sa itong pagbawi sa treasury shares. Okay? Ang ikaduha is reissuance below cost. So, tig 100 ba na ito nabawi? Yan ito, balikyan nila mo sa inyo, Cesar, 150 na. Yan ito, kamahal po. Kuha na ka, 50. Anata ka sa isa. Ah, kamahal kaya po. 50 na, sir. O, 50. Alcance kayo ito, pero wala na tayo choice, guys. Kaysa sa magpabilin na nandiyan sa ito ang company. So, itong kibalikyan. So, ang tawagan na is reissue once below cost, because the reissuance price is only 50, while the cost of the treasury shares is 100 pesos. Tama? So, it's a free tabo, debit, cash. But this time, you will only receive 50 times 10, we have 500 pesos, and the treasury shares, wait, we have debit, cash, 50 pesos, again, times 10 shares. So we're only going to receive 500 pesos. And the problem is, we are to close the total treasury shares. Kana. O treasury shares. 1,000. Kasi syempre, nag-embody man yung 1,000 sa 10 shares. Yung 10 shares, man itong gire-issue kang Cesar. So treasury shares should be closed. So ang kulang na po ng debit. Tama? And according to the standard, inani daw ang mahitabo.
First, nakabuy treasury share premium. So, sa dali nga sa letter A, naka-recognize doon tag treasury share premium because lahi mali nga situation, di ba? Independent situation niya, tama? Kini-independent per. Tama? Kung kinilahi sa kini, murag alternative ni sila na situations, guys, dili ta makabutang direct treasury share premium na nakabase dire 500. Kaya again, kung kini ang mahitabo, di man ang mahitabo. Kung kini ang mahitabo, di man ang mahitabo. So, based lang sa atong small na scenario, wala man tayo treasury share premium as if wala ni nahitabo, kini ang nahitabo. So, from here, pagbawi, tas kini dahil ang nahitabo. What ta ni agi dire kay alternative maning world, tama ba? So, wala kita yung treasury share premium. So, di gabang mabalance. Tama? So, unsa na yung mahitabo? Mauna ng si retained earnings unappropriated na mapaksian, guys, 500. So, sir, anong unappropriated man? Ano may appropriated na to? Ayaw gabala ka, guys, kay pag imo na lang na-reissue, ang katong imuhang giadto sa appropriated, di ba pagbawi ni mo? Ang retained earnings unappropriated, gipaksian ni mo, tapos gibutang ni mo sa appropriated, tama ba? Marilis man lang siya, guys. Retained earnings appropriated, mawa, mubalik sa retained earnings, unappropriated. Pila man? 1,000, 1,000. So, bahala pag napaksian ng 500 ni, nimbalik magulang retained earnings appropriated sa retained earnings unappropriated na 1,000. So, napawi na rin niya. So, that's the reason why naani nga entry. Nga dapat kiniraman. Tama ba? Nag-gets ko? Karon guys, naikulang dahil nga entry ning sa babaw. Kini. Same. Kay nari-issue at more than cost or at below cost, wala tayo pake. Marilis na ang retained earnings, nag-appropriate, ibalik na sa retained earnings unappropriated. Okay? Nag-gets ba? So, muna'y isa sa pwede mahitabo sa retained earnings. Re-issuance. Now, ako sa i-point out sa na dili ka pwede mag-treasury shares, guys, or mabawi na nimuhang kaugalingong shares pag wala kay retained earnings. Pinagbabawal na pag-corporation under trust fund doctrine. Nag-gets ba? Yes. So, pag mag-bawi ka treasury shares, see to it that your retained earnings is positive. Ha? Otherwise, it will not be allowed. So, mauna ang situation number one, re-issuance. Now, let's go to situation number two. Ang situation number two is, imo na lang yun siyang i-cancel or murag imo na siyang gisiyon. Pagbawi nimo sa 10 shares, imo siyang gisiyon. Di ba na siya gisiyon, guys? Butang ang re-cancel. Ang sa may tawag, ana, retirement. So, baon sa man pag-retirement? Inyo na rin nakuha na? Picture na. O, sige. So, ang situation number two is retirement. So, sa retirement, inaning nahitabo. Huwag mo akin siya nahitabo, guys. Huwag i-cancel ni mo tanan related ining 10 shares. Kasi pasabot ni mo, sir. Una, credit treasury shares. Murag wala sa kibawi. Di ba nag-debit na din eh? So, kita eh, wala daw na nahitabo. Di atong i-credit. So, since gusto na to, na as if mawala ng 10 shares, guys. Di ba, pagpalit na to una, nag-record na ning duha? OSC o OSC share premium ay pagpalit. Pagbaligya na to una sa original issuance, sa shareholder, di ba nag-entry tani? Oo, di ba? So, kana gyud daw tanan iyang i-cancel pag-retirement. So, kung sa'yo may tabo pag-retirement, so wala o ng treasury shares. Kay as if wala mag yun ng 10 yun na issue. Tapos, wala o ang OSC at PAR. Kini ba? Tanggal nun. As if wala siya nahitabo. 100 na lamang siya because 10 times 10, 100. Tama ba? So, kulang na ron ang debit.
So, sa may mong i-debit, ang isa nimo nang i-debit pag retirement, guys. Pag daily balance is of course OSC share premium dash a dash original issuance. Unsa daw tong share premium atong originally siya gi-issue? Di ba 50? Mao ba ning ginatawag na share premium original issuance, di ba? Ang share premium katong una nimo siya gibaligya, tama ba? So, mga ito yung mong i-cancel una, pila na? 50. Yun, di mag-hapon balance, di ba? Ano, 1 million mo na yung ibutang, guys? 1,000, no? Di mag-hapon balance, di ba? Bawa na, maghanap na po o share premium treasury share. Which is, wala man ang share premium treasury share kaysa situation 1 man ito na itabo ito na ay share premium treasury share. Tapos, sa re-issuance bag yun at above cost matuna. Wa man kita ito nahitabo. Katutanan, kiniyang man ang nahitabo. So based na problem, wala yung share premium treasury share. So wag yun po siya na balance, tama ba? Muna nang, ang last yun is retained earnings unappropriated. Pila man? 850. But don't worry, nga naman. Kaya katulaging retained earnings na yung mong gi-appropriate, i-release man to. Ibalik sa retained earnings and appropriated. Oo. Kaya mao may imuhang gi-appropriate for that particular 10 shares. Nagets ba? So as you can see, ang last yun na perminte, pagkulang ang debit, ang mag-suffer sa retained earnings. That is why, pag naagyo yung treasury shares, dapat naagyo din na entry. Kaya pag di ka maglahi, patay ka. So may butang dali kung zero na daan yung treasury shares, treasury shares, ang imong retained earnings, di ba? Yung maka-violate pag yun ka sa batas and trust fund doctrine. Nagets ba? So, muna guys, pag retirement, sir, usahay, what if kulang ang credit? Remember always na pag kulang gani ang credit sa re-issuance of retirement, ang credit yun is treasury share, share premium. So, pag kulang ang debit sa re-issuance, pag kulang ang debit ha, ginsay una na imong ibutang para makompleto siya. Share premium, treasury share. Pag kulang gyapon ang debit, retained earnings unappropriated. Tama ba? Pero pag retirement, unya kulang ang debit sa una, share premium, original, issuance. Sunod, share premium, treasury share. Pag wala maghihapon, retained earnings. So, mauna yung accounting nga sa treasury shares ninyo, guys. Tama? Pero, realistically, pag si high value ninyo ito ang shareholder, di na mangayo. Sample, ngayon sana, oh, ang 10 shares, oh. Di na ko anak. Pila may akong ibayad as corporation? Ay, wala. Kapoy man. Imuha na na. Gets ba? Dili na sa treasury shares. Kaya dapat treasury shares na tayong ibayad as corporation para mabawi. Siyempre, pag-saibel, di ba? Common eh. Master. Oo. Pila na ka. Pila na na. 10 shares, ha? Eh nga doon. Kita ang corporation kasi yung cyber. Ang pinag na yung mong 10 shares ba? Oh! Kita mo yan mong iba yung dami? Wala. Ay, kakapoy. Naglungo-lungo kami dito sa akong kwarto. Sabot-sabot sa akong kwarto. Napuno na ito. Silig-silig yung kwarta dito. Sabot na kaayo. So, pag ihatag na niya na walay kabayaran, guys, dili na treasury shares. Ang tawag na is donated shares. Donated shares, ha? So, pag donated shares, guys, walay entry pag hatag ni Hyper. Pag uli ni Hyper, walay entry na. Pag hatag niya sa 10 shares sa imo. Ano sa naman ka mag-entry? Mag-entry na ka kung ibaligya na ni imo. So, meaning, pag donated shares ni, na may entry na yung anay, kasi syempre, ito mag-ibaligya kang shareholder, kang Hyper. Diba? Pero pag bawing na ito, na wala tayo gibayad, wala kita yung entry ane. Hindi matutresyo ni shares, wala man sa tayo gibayad, tama ba? No entry yun ka, tama ba?
Tapos pagkuha nato kang Hyper atong giilad kita hay si Cesar. Palitan ni si Cesar. Pila man sir? 150. Oh, nisugod sab siya. Dito pa nga mag-entry. Kung sa may entry, debit, cash, 150 ang gibayad ni Cesar. Pila man na? 15. Tama ba? Tapos dahil guys, tatay, donated, capital, 15. Nakinig donated capital guys, pamilya ni share premium, kini ganing, ordinary share capital, share premium, diha na kuhan ha. Muda ko ni uksamot ni ordinary share capital, share premium, tungod sa donated capital. So again, pag donated ra na shares guys, no entry at the very beginning because you did not give any cash or consideration for those shares. You're only going to make an entry sa donated capital depending kung pila imong na dawat pag imo siyang gire-issue. Nagets ba? Yes. So inana siya guys, ang donated capital. Pero guys, di magyapon na siya realistic kasi Hyper na itong pinag-uusapan, di ba? O sa ibig ko na sa Hyper, oh, nalang 10 shares ni mo, oh. Pila may bayad? Wala. Tapos kita ka ang pag-ibot titulo sa lupa. Aside sa shares, yung magkihatag yung lupa, guys. So, kabalo na tayo mag-recognize sa iyang shares na gidonate. No entry at first, but mag-recognize ka ng donated capital after nyo mo siya na-reissue sa lain. Pero kung yung gidonate na lupa, siyempre, di na itong pareha sa donated shares. Ganun man naman kayo nadawat ko na lupa. Kitahay, ang lupa is nagkakahalaga ng 1.2 million. Diba? So, paghatag pa lang ni Hyper, debit land, 1.2 million. Credit, donated, capital, 1.2 million. Sir, wala mo kayo gibayad, ana. Pero naman kayo kayo nadawat na asset na klaro. Dili pa rin itong gidonitan kag shares. Oh, so may mong nadawat gina ito, may mong halaman ng shares gihapon. Pero katong nabaligya na siya kang Cesar at 150, klaro na, ana na kayo nadawat na kwarta because of the 10 shares na gidonate ni Hyper. Tama ba? So, that's how you account for treasury shares at saka donated shares at saka donated capital. So that's the first part. Pero, ay mo pa rin, wapag na humanday guys sa first part, kaya itong i-apply din rin. Ha? So, napatay ma-learn na pag itong i-apply later. Sa karoon, ang itong hibalaan, reissuance, retirement, donated shares, and donated capital, ay donated na land or non-cash assets. So ako na nang i-delete. So let's apply what we have learned sa kanina problem. So we have AB Corporation. Pag pag-study yun mong shareholders equity guys, your point of view is a corporation view. Okay? So kita na si AB Company. Tapos natay following balances. We have ordinary share capital na na-impar natin. So that is 100,000 shares. Malamang kay 1 million man ang pesos. And we have ordinary share capital share premium 500,000. So, gana ni kinatay retained earnings ka na ko 1.5 million. Karon, ang atong company purchased its own 10,000 shares at cost of 17 per share. So, nag-treasury share siya. So, kanang niyang gibawi at tag-disisiti kada isa at 10,000 shares. Kuan, ang 5,000 ana na re-issue at 18. So, the issuance at more than cost. Anya, ang uban, ang 3,000, gi-cancel or gi-retire. Tama ba? Kini ang importante. Tanawa, 2,000 shares, gihatag a share dividends. Kaya syempre, di ba? Maghatag mag-dividendo ang mga ang corporation sa mga shareholders. Ang pinakagana is cash dividend ka ng 1 peso per share na imong na-own sir, tagaan ka na mo, 1 peso per share ang mong ihatag na dividends, cash dividend na.
Pag wala kay kwarta, pwede ang hinatag niyo groceries kay mo man ang kasagaran ni hatag no. Sa mga Co-op, mga hatag t-shirt, mga hatag mga groceries sa December, di ba? Or kung wala kay mga non-cash assets na pwede ipanghatag also, pwede ka manghatag o PPE. Pero kung wag kay pwede ihatag, manghatag na lang additional shares, ang tawag share dividend. Nagets ba? Mauning ipaintan ining 2,000 kay 10,000 ba yung nabawi, 5,000 na baligya at 18 again, 3,000 i-cancel at 2,000 gihatag a share dividend. So, unsa may mahitabo? Kini sa are the balances nimo ato 1,120x1. Anong ilalaman ta sir? Kay ang required are the balances of each shareholders equity account on 1,3120x1, 2,2820x1, and 3,1520x1. So, alam-alam mo ni nato, maglahi-lahi ng balance niya kada di. Nagets ba? So, on 1,120x1, these are the balances. Tama? Now, ang next is 1,3120x1. So, unsay nahita po? So, 1,3120x1, at dito sa ubos magsulat na pit, ang nahita po is ang 5,000... Ah, sa... Pag-purchase balik? O, wala man gibutang sa problem kung ano sa... Ah, sige na lang. Butang-butangan na lang ni nato o... Tuwan. 131 gihapon para dili malabad. Ha? So, BB purchase is own 10,000 shares at cost of 17 per share. Kuha niya siya. 1,3120x1 also. O, so, pag-purchase, natay entry. Ano yung pag-purchase? 1,3120x1. So, treasury shares. How much man ang treasury shares? So, pila man ang cost? 17 pesos times 10,000 shares. 170,000. Unya ang cash? 170. But then again, pag na-treasury shares, malamang nagi retained earnings unappropriated, di ba? Munang mapaksian ang retained earnings unappropriated, maadto sa retained earnings appropriated. Pila man? 170 also. So, muna yung entry ni mo sa pagbawi. Karon sa 1,3120x1 pa rin, na-reissue. Ano sa ganit tawagan na? Reissuance at above cost. So, debit cash ka. Mahapin na ka kayo nga naman. Tag-18 man ang pagka-kuan. Pagka baligyan ni mo, 18 times 5,000? 90,000. Lipay ka. Kaya nga naman, ang treasury share ba yan kay tag-18, di ba? Times 5,000. Pila ka natanggal? 85,000. So, na kay treasury share? Share premium. Napila man? 5,000. Di ba? And because of this, na yung 5,000, ang retained earnings appropriated na pang 5,000 ha? Tama ba? Pang 5,000 na, dili ang buong 10,000. So, 85,000, di ba? 85 man yung treasury shares, di ba? Ang appropriate mo na is the same amount. So, ato kung i-release na, ato na ibutang kung balik sa retained earnings and appropriated. So, medyo happy ta din eh. Tama? So, kung pangutanon ka, pila man ang mga account balances, magsugod ka sa ordinary share capital, 1 million pa rin. Nga naman, why na change ano eh, di ba? Why na change? Kaya may entry all about ordinary share capital at par. O, wala. Tama? Ang share premium, wag nga po na yung nailis. Kaso, na ay bagungan ito nga. Treasury share premium. Tama ba? Pero before that, ato sang ipamutang ning kuan kana mana kani ang retained earnings are appropriated no nimo napaksian ng pilaman ay baliktad ni retained earnings are appropriated ang mapaksian bato sa retained earnings appropriated pinaman ang retained earnings are appropriated 1,415
1415. So, sa kanang tulo ka accounts, muna'y nahitabo. Kunya na pag yung nanunga ng mga bagong accounts. Kung sa may nanunga ng mga bagong accounts, we have treasury shares. Pila man sa treasury shares. Ang treasury shares, it started with 170, but 85,000 were reissued. So, natanggal na ang 85. So, nag-clean sa treasury shares, 85,000. Ano na? Tama? Tapos, nahin ito nga na treasury share, share premium. Nakaparinti lang yung share premium. Pero lamang, ano lang i-emphasize na treasury share, share premium yun na siya. Importante na, labi na pag mag-retire, retirement na, or reissuance at below cost, di ba? Importante na makabalo ka nga na share premium is from treasury shares, tama ba? So, na ay 5,000. Unya, na ay retained earnings, appropriated. Pila man to? 85, no? Retained earnings, appropriated 170 una. Tama? 170 una. Kanya, di ba? Kaya ito na mabaligya ang 5,000 shares. So, ang retained earnings, appropriated, napaksian. Ay, baliktad lang yun eh. Nausam ako eh. Nawala ang retained earnings, appropriated, gibalik sa retained earnings and appropriated. So, 170 una, pero napaksian of 85K. Again, na-reissue naman ang 5,000 shares. Di naman sa ginatawag na treasury shares. Kaya pag treasury shares, nakapagit siya sa kumpanya. Taba ba? Di ba? So, pila man ang retained earnings appropriated? 85 na lang. So, muna yung nahitabo guys sa January Kuan 31, 20X1. And if you are going to be asked kung pila ang shareholders' equity as of that date, you have 1,500,000 plus 1,415 pero minus 85 na treasury shares na nabiling, na treasury share share premium na 5,000, and we have retained earnings appropriated. Pero feeling ako, para makasigurado ta, kinahanglan na ito ipamutang tanan. Nabutang na nato nino treasury shares, tama? Kini. Kini watay paki kay shareholders equity man, kini kay asset man eh, di ba? So, butang na lang nato ng mga smiley na butang na nato. Next, retained earnings unappropriated. Ato namang napaksing na eh, di ba? Tama ba? Napaksing na ni nato na eh. Pila itong ipaksi sa retained earnings unappropriated? 85. Pila ito nabalib ito. Dapat 3-1. So, itong isa-isa hon guys. So, tanggalon sa nato niya. So, 1-5 siya, so good. So, sa kini na entry, retained earnings unappropriated, napaksian o 170. Tama ba? Pero, nibalik ang 85. So, pila manggit din eh. Ang ganun, para lang maklaro 1415. So meaning, ato na ning nabutang, ato na po ning nabutang. Wa tay pakiani kay cash money balance sheet account. Next, retained earnings appropriated ta. 170 una no? So kung ato nang istriktuhon, 170 pag yun una. Tama? O, nabutang na nato. Pero, na-release man ang 85 na balik sa retained earnings unappropriated na may nusan siya o 85,000. Tama? So, 85,000 na lang nabili. So, ato nang nabutang ang kini o kini na retained earnings appropriated 85 na lang nabili. So, asay wala pa nabutang na to? Treasury share? Share premium. Siya naman isa, di ba? 5,000? Yes. O. Kana, nakasure na ta na nabutang na nato tanan related sa shareholders' equity. Sure na ta na ng mga balances. So, pila naman ang shareholders' equity account sa 131.20x1? 2,920,000. 2,920,000. O, bao na, ang 131. Karon, mag-228 na ta.
Yeah, gana ning 220x1y, it's because isa ra ang nahitabo. O, 2,000 shares were issued, 3,000 shares were retired. So, again, pag mag-retire, credit yun na, treasury shares. Pila daw naka-shares? 3,000. Di ba, tag-disisiti itong pagpalit? Tama? So, atong taksiyon na, guys. Treasury shares. Atong iyo po. So, treasury shares. 17 times 3,000. Pila man? 51,000. Siyempre, kapag mag-retire ta, atong itanggal sa OEC at PAR, kaya si Juan na siya nangitabo, guys. So, pili PAR? 10. Tama ba? Times 3,000? 30. O, 30,000. Uy, kulang man. Kung sa isunod? Ordinary? Share. Share capital, share? Premium. Uy, sir, kung saan man nina ito? Huwag man ka nakabalo. Kaya kining 100,000 shares ba yan eh? Yan kining paano kung nisa 100,000 shares? Pag inani ang problem, dili pa rin sa itong illustrative problem ba? Katulad yung 10 ng itong gihisgutan, tama ba? Kabalutan na ang share premium dito is sa 10 yun. Diba? Sa original issuance. Dili, kay sagol na, naigibawi na 10, pero 100,000 man eh. So, na another 90,000, tama ba? So, para makuha ni mo na ordinary share capital share premium, may nangyong na ni mo, pila man yung ka-shares tanan? Di ba 100,000? Mau ganin ang 100,000 times 10, 1 million. Tama ka? So, malamang, kinitag 5 ang share premium. Kada isa ka-share, tama ka? So, wala yung basihan din eh. 5 di ay ang share premium kada isa ka-share. Na kay 3,000 man ka buo ka kung giretire, so you have 15. Kulang yata, tama ba? Yes. Unsa'y sunod? Share premium. Treasury shares. At in this case na, ah. Diba? Kay 131. Na ba yata share premium, treasury share, share premium, tama ba? Dili pariha itong kanina, kay alternative ba ito na situations. Kung mahitabo na, hindi din mahitabo ng isa, tama ba? Kini siya kay isa man yung kapublimahan. Tama ba? Nahitabo man yung tanan. So, nahitabo na na yung treasury share, share premium. Bila ganit? 5,000 mo na sunod ni mo ang paksian, guys. O, ulang pa ba gyapon? Ulang pa. Pila man? Kulang isa. Kulang o 1,000. Tama ba? So, retained earnings na, guys. 1,000. But then again, kaya giretire naman ang 3,000, ang katong gi-appropriate ni mo, guys, ma-release na para sa 3,000. Again, ang imong gi-appropriate is the same sa cost ni treasury share. So, meaning 3,000 shares man eh, times 17. Mawala na. Mubalik na siya sa retained earnings, unappropriated. 3,000 times 17, bilang ma? 51? 51 ba? 51,000. So, bahala pag napaksiyan o 1, nibalik man ang 51 good sa retained earnings unappropriated. So, okay na. Tama? So, isa na tuon siya, pero complicated siya na. So, mo lang i-remember ninyo perminti, guys. So, isa-isa mo na lang nila to, guys, para di lang tama pareha ganina na nadugay. So, retained earnings unappropriated, napaksiyan o 1,000. Habang ganin eh. Kini, di ba? Sige, mo na itong i-follow. So, paksigi daw 1,000, guys. Buta nga ito. Minus 1,000. 1,000. Oh, sige. Ganyan na. Okay na eh. Nabutang na ito. Okay? Share premium treasury share. O, oh, di aran. Share premium treasury share. Nawadaan, pila man. Tanan, pagyod. Tama ba? Tama, na-debit ba? Ordinary share capital share premium ako ay naapektuhan po dahil nag-appeal na nung sa may nahitabo na may nusan o 15,000. Okay na. OSC at PAR napaksi at pod pila man? 30,000. Tama? 30,000. Tama? Yes. Ang treasury shares kini-kini napaksian ang treasury shares from positive na 85 siya. Pero i-minus siya sa total shareholders equity. Pero sa ato, positive 85, natanggalan o
51? Tama na? Stagas ba? Kana, sa inyong unang-unang positive, sana para di mo maglabot, maglaban ha? Positive, 85 sa iyong pananaw, pero pag mag-total na sa shareholder's equity, minus siya. Okay na? O, butang natin na. Tapos, retail earnings appropriated. O, matanggalan. Pila may matanggal sa iya. 51. O. Babalik sa retail earnings unappropriated. Pila ma? Eh, nang di ako nagawa. Hamang retail earnings unappropriated? Ah, dire na. Babalik ang 51. O. Pag inana, dali, rasayo pamuhaon ng total. Pila man ang ordinary share capital? 970,000. So, as if ginarecognize na 97,000 shares na lang yun. 485,000. Next. So, kuan? 1465? 85, natanggalan ng 51. Pila na yung nabili? 34. 34 na lang, guys. Para na lang ni sa 2,000, di ba? Kaya ang 5,000 na re-issue na. Ang 3,000, gi-retire na. Ang treasury share premium, nawa, di ba? And then retained earnings appropriated, it started with 85 na minusan po of 51. So 34 na lang po nang mabilin, tama? So pila may total sa 228, 20x1? 2920. 2? Same, pero ang components daily, kanya, ang ipakata na ba na kay ka ng mga components? Okay? Anong same naman? Kitanawan eh. Shareholders equity man eh. Kitanggal ni mo. Pero ang apektuhan po, puro mga shareholders equity tanan. So po nag-transfer ang mga amounts from one type of shareholders equity account to another. Tama ba? Dili pareha sa reissuance nga na kay nadawat na cash, kay nailad ba yun mo na kay nakailad ka, nakapaligya ka again. Tama ba? Nag-gets? Oh, so unsaw na ito ning 315? Importante ba yung 315 sa ako? Kabalo mo na nila. Saban eh. Nakuha mo na yung birthday sa akong favorite color kay blue. Ha? Imanin na ninyo. Importante nga. Ha? Ito. Sige na. Pumati na. Sa 315, ki-issue siya as share dividends. So, naitulong ka dates ang dividends. Although, balikon naman din ito later gihaponing sa mga dividends. When we talk about retained earnings. Pero, naitulong ka dates. Ang una is date of declaration. Date of record. And date of payment. Kung say date of declaration? Date of declaration is the date wherein the board of directors or board of trustees, walay board of trustees, board of directors lang sa mga corporation, niingo na, sige, mga tagtaw, dividends, mo na, date of declaration na. Ha? Uy. Sa date of record, siyempre, limitation na kung kinsaray hatagan. Kitay, shareholder ka karun. So, tanan na mga shareholder karun na date. Maunay tagaan ng dividends mo ng date of record. Kung mupalit ka ugma og shares, di na ka ma-appeal sa bayaranan ng dividends because you're already beyond the date of record. Tama ba? And we have the date of payment which is the actual na pagbayad. Tama ba? And since kabalo na mo aning dates that are very important sa dividends, ang next thing na dapat may balan is that pag share dividend, which is, this one is a share dividend, treasury shares lang, na ay rules, depende kung large ba siya or small na share dividend. Unsay large? Large siya if 20% sa outstanding shares ang ipanghatag na shares. So in this case, we have 2,000 shares.
I-divide na nimo nun, pila man kabuok ang shares tanan nga naa sa mga shareholders ha? Walay labot ng treasury shares. Pila man guys? 95,000. Sa kanong 95,000 man? Di ba 100,000? Gibawi ang cheese. 90 na lang, tama ba? Di ba gibalik na punog hatag ng 5,000 pagawas? Tama? Unya ang 3,000 shares gi-cancel, tama ba? So 95 yun ang naa sa gawas, tama ba? Nagets ko? So, pwede ka na imong basihan guys, pwede ka na. Mao gyud na imong basihan, 2,000 divided by 95,000. 20% above ba? Dili no. 2% mga 3%, 4%. 2. So, pag 2 or inana, 2 nya wa kabot og 20. They are considered as small share dividends. Pag small share dividends, at fair market value, nimo siya i-record. Pag small share dividends, at fair market value, nimo siya i-record. Pero pag large dividends, which is 20%, ang iyahang kuan ba rate sa mga gipanghatag sa mga outstanding shares or mga shares nga nasa kamot ng mga shareholders, kana ang gamiton is par value. So sa kini na problem, we're going to use the fair market value. Nagihatag bang po? The fair market value is 18 per share. So inani siya guys. Unsa may entry sa date of declaration? Although diha atong i-assume na at 3/15/20x1 are the dates ani nilang tan, pero most of the times dahil lahi gyud dapat ni sila. Okay, wala mang giingon na date of declaration is 3/1, di ba? Isa lamang ka date 3/15. Nagets ba? So atong i-assume na mo na dates ining tulo. Pero mo lahi-lahi sila inani ang pagka-entry guys. Debit. Retained earnings and appropriated. Pila man. Inana magyud pa maghatag og dividends. Tanggalon sa retained earnings and appropriated. Pag maghatag yun ng dividends, huwag yun na i-debit. Tama ba? Kaya yung retained earnings, unappropriated ba yan? Ipanghatag as dividends. Tama ba? So, kung sa ganitong gamiton, par or fair? Fair. Fair. Okay. So, 18 pesos times 2,000. So, pila man siya doon? 18 times 2,000. 36,000? Huh? 36,000? Oh, 36,000 guys. Unsa man sa bang credit, sir, na ng share dividends payable na account. So, nagandag ko na tag-accounts, guys. Share dividends payable. Pero ayaw, pagpailad ani, kaya basig ang pananaw ni mo, ani ba? Kuha ni siya. Kanang liability, kaya na dividends payable. Pag share dividends payable, dili na liability, guys. Kuha na siya, shareholders equity na account. Parintig yapon ni ordinary share capital share premium. So sa kini, mura napaksian ni mong retained earnings na shareholders equity account, pero nadungag na sa share premium mo, so wala ni effect sa total shareholders equity nga entry. Sir, what if cash ang gihatag? Pag cash dividends payable ka na, liability na na. Or other assets ang ipanghatag as dividends. Pero kung share dividends payable or stock dividends payable, dili na sa liability ha. Kung ano sa shareholders equity account. Nagas ba? Parintin ni share premium. So meaning, i-add yapon siya sa shareholders equity. Tama ba? Date of record, wala man. Magbutang naman kadirig memo. Ang tanan bayaran, kinirang mga shareholder taman March 13. So pag dili ka shareholder sa March 13, March 16 na ka, dili na ka matagaanan eh. Nagets ba? And the date of payment is share dividends payable tanggalon ng 36,000 mao na nang ihatag as OSC ano? Dili OSC treasury shares. Pila gani ang treasury shares? 17 to na? Times 2,000? 34. Ano, wala ng treasury shares. Tama ba? Yan pagkulang ang credit, treasury share, share premium. Pila man? 2,000. And since dilik na sa treasury,
ang katong imong retained earnings na gi-appropriate matanggal na 2,000 times 17 pesos 34. Mabalik na siya sa retained earnings and appropriated 34,000. So, ang point na dali sa dividends, katulang a small or large stock dividends. And inyo dapat makuha na ang treasury shares na pwede i-issue as share dividend. Nagets ba? So, last na. Unsa na, ato na siyang ipamutang ang mga balances because as per requirement, kinahanglan yun tanan shareholders equity accounts every date 1/30 120x1 2/20 20x1 and 3/15 20x1. So unsay una na itabo ato ning naman namon ang retained earnings and appropriated, which is this one, mawala ng 36,000 because of this entry. Pero na ay share dividends payable, which is another shareholders equity account. So, bago ni siya, pero din na nato siya i-register na lang, ano man. Because this shares dividends payable, nag 36,000 credit, pero itanggal mang hapon sa diria, so may pagtili na lang siya i-recognize. So, next is ang memo, may problema din sa memo, and next is ang treasury shares. So, sa treasury shares nato na ay balance na 34, karon mawala na ng 34,000. Mazero na gitna. Kaya wala na may shares na naan sa company premises. Na-retire naman. Na-re-issue na. Tapos na-issue na as dividends. So, wala na ang treasury shares na 34,000. Pero na yun ito nga, na bago na account. Hindi man yung bago na account. Ganina na ani na account, pero na zero. Karon na na po yung 2,000 na. And lastly, we have this entry. The retained earnings appropriated. Matanggal na yun ang buong 34,000 kay ibalik na niya sa retained earnings and appropriated. So, kung ato na ikuha ng mga balances, this will be 0, this is 2, this is 0, this is 1,463, this is still 485,000 and 970,000. Tapos ang total is still 2,920. Okay, again, ang mga ipang entry na dali are all shareholders equity accounts. Nagbailo-bailo na ang amounts, so it is still the same. Pareho dali ah. Pero dali sa reissuance, dili. Kaya na may cash na involved. So that's it for the part 1 na to. Or one of the parts kalong gabi na.